lang na nagtutulak si Jay. Kaya nakape ako. Sabi ko pag ako naman, ay bala tutunin niya, ay kalago mo ha. Tapos pag nagda-demo, yung nagda-demo na. Diba? Diba kasi yung nagkaganan sa akin, hindi naman nagsasalita. And syempre si Zay gumaganyan-ganyan. Sabi ko, sisigaw ako, eh ano yung totoo nung magda-magda? Unemployed series number 5. Yes. What's up, mga marupoko? Okay, sis. Sabihin mo na ano gagawin natin ngayon. For today, ano ba to? Miami? Miami. We're going to do a Miami mukbang. Is it mukbang mo talaga or mukbang? Is it Miami or Mayumi? Oh. Grabe, true. Diba? Comment down below. Comment down below. Hindi, pero talaga kasi ever since... Sabi din ang iba yung Miami or... Ay, oo, tsaka yung mukbang or... Ever since, pag nakikita ko sa YouTube din kasi hindi ko alam kung mukbang ba siya or mukbang. Yeah. Pero kadalasan sa mga vloggers, mukbang. Mukbang, sabi. So, okay guys, so... Dahil kadalasan... Blip mo yun! Okay, so... Meron tayong 4 orders ng rice. Yeah. Yes. Kasi pang malakas at tayo. Nag-iisa kami yung style. Time check daw ah. Magla-lunch tayo na ano. So magla-lunch kami at 3 p.m. Yeah. So yung nag-demand yung time check kasi guys, uusapan namin 1, di ba? 1. Yeah. Pero, 1 p.m. tapos... Pero itong friend namin guys, dumating siya magti-3. Kaya hindi kami nakapag-start pa agad. Okay lang yan. Sabihin natin yung ano yung mga kakain. So, we so love gulay. So we have pinakbet. Yes. Chapsuy. Anong tawag ito? That one, ano? Binauglangan. Yeah. Ano? Ang tawag? Binagong. Bicol Express. Bicol Express. That's worth 50 pesos, guys. Kakapukit lang siya. Mas madami pa yung oil. Parang ganyan. Mas madami pa yung oil tayo. Oh, guys. So, and, syempre, hindi mawawala. We have seafood. Mantika and, Express. Yeah, hindi mawawala ng kutsara. Pakita natin yung sisig sa kanila. Ganun. Yes. Malakas. Alright. So, ano, ito ba? Napakita niyo na ito? Hindi siya napakita kasi may sabaw siya, hindi mo sumabaw. Pag pinakita po namin, tugba na yun. Ay, sorry, pwede ba magbawa sa vlog po? Sige, sure! Wait lang, so, okay, distribute na natin yan, guys. Okay. Kunin mo ito. Thanks. Sumit. Ano yan? Paano kapag hindi naubos yung rice? Hindi, it's a must na maubos. No, it's a must na maubos. Yeah. Yun lang yung alam ko sa rules ng mukbang. Kailangan natin siyang maubos. For every person. Wait lang, gagawin ko na yung best ko, guys. Gawin, kumain ka ba sa bahay? Yung totoo, ay takantado. Hindi kasi favorite ko yung walang nag-request ako kanina pa uwi ako. Nakita ko alam mo kakain tayo, nag-request ka? Hindi. Hindi guys, kasi ang usapan namin last night is walang kakain sa bahay, breakfast or pre-lunch, ganun. Pre-lunch! Brunch. Ganun guys, hindi siya pwede kasi marami kami kakainin ngayon. Yeah. Totoo yan. Pero merong pasaway, hindi nawawala talaga. Pasaway! Ipayam nga ako ng ano, sis, wait lang. No, wait. Pakita natin siya yung ano, yung fried rice sa kanila. Ayun guys, ito yung Miami guys. Kung nanonood man yung pinsa ko, ito yung pinapabili ko sa inyo, hindi binili. Patong natin. Binili niya shopaw. Oo, binili niya siya. Okay, so... So ano pag-uusapin na? So... Ay wait, di ba nag-IG story ka? May mga na... Meron! Nakasagutan kasi yun. Hindi, meron ano, parang mga dipandala ng tawa. Parang nasasuggest kasi yun ng pang other video. So, wala kang sumagot. Mali ka rin naman kasi hindi ka naglagay ng specific ano. I'm sorry! Gabi. Galit na galit siya, guys. Galit na galit gusto niya kumataka kay guys. Guys, i-story ko yung food namin. So, baka naman. Abangan nyo. So, ilalagay ko yung mga username nila. Yes! So, sa, ano, baka naman alam, ang isipin nila kasi sponsored yung video mo, so let them know. Oh, pala, special thanks to our friend from Japan. Yeah. Siya yung bumili ng mga food na to. Oh, thank guys, you! Hindi ako nabisuhan guys, nag-order kami, dinamimili kami ganyan. Tapos bigla, sabi niya,
Sige lang, te, pumili ka lang, sabi niya sa akin. Ikaw naman magbabayad. Hindi ko kayo nakita doon, duman ako. Natural, tapos sa amin bumili, nung dumaan ka. Ay, make namin friend, may dala siyang Pepsi. Ha? Pampalubag loob. Oh. Pampalubag loob na dala. Pang malakas ang Pepsi. Bibig ko sana yung nakaintay. Kaso ang bigat? Hindi pa mamaya. Yan na lang, sana ang bigat. 225 liters. Okay, sige. Ito na lang, ito na lang. What's this? On a much serious note. Okay. Kasi, since ako, I work abroad. Gano'ng kahirap yung paghanap ng trabaho dito? In terms of ano, halimbawa, ano yung mga requirements, ano, ganyan, or kung meron ba dynasty sa mga, halimbawa, kung ikaw nag-work as a teacher, may hirapan ka bang mag-work sa school na gusto mo kasi kailangan may kapit, chena, gano'n. Ako meron lang akong nasabihin. Fresh grad siya pero hanapan siya ng work experience. Oo nga, parang ano, di ba? Meron so, yun eh! Ito, yung mag-record ng valid ID. Kailangan mo ng valid ID. Anong valid ID? Kunyari, SS. Kailangan mo nung kumuha na muna ng valid ID before ka magka-SS card. Ang SSID, so, valid ID siya. Mm-hmm. Bago mo siya makuha, kailangan mo ng valid ID ulit. Eh, gusto mo nga... Di ba, kailangan nga ako makuha. Ito yun, swear. Ba, ginagawa niyo gago yung mga ano. Yung scenario ni Jessica, nilike ko yun. Hindi ko alam kung nabasa yun, nakalimut ako. Pero yung ano, yung... Nakita-work. Oo. Scenario ko din. Nakita ko nga yung scenario niya. So, scenario ko din. Hindi, kasi guys, actually, magkakaiba sila ng field ng pagtatrabaho siya, teacher, siya FA to B. Tapos ikaw. Maganda akong palibulan. Wow! Wow! Yes! So yun, since magkakaiba kayo ng field of work, yes. Explain niyo yung difficulties ng ano, paghahanap ng trabaho dito. Sino mauna? Ikaw na, sis Anjan. Sa akin, hindi naman masyadong mahirap kasi, pero depende siguro sa tao, sa pagpupursige niya. Oo naman ito. Kung gusto niya mag-work agad sa ano ha, sa field namin, sa education, madali lang actually. Sobrang dali makahanap ng trabaho. Kung gugustuhin mo talagang magturo sa private school, maraming available na private school na pwede mong pag-applyan. Kaso nga lang, ang problema lang doon is parang hindi sila ganun well compensated. Dahil diba yung ano namin, sa work namin medyo stress, araw-araw paperwork. So pinaka the best na ano doon, mag ano ka, work sa DepEd, sa government. So yun yung ano ko ngayon, pinupush ko ngayon. Pinush ko. Nag ano ko yun. So ano magiging work mo sa DepEd? Teacher. Ah, teacher pa rin. So, under ka ng DepEd. Under government na siya. Pag under government ka na, yun yung mga nag-apply sa public school. Ang struggle lang. Kasi, di ba, ano yun eh, meron siyang for ranking, nagpass kami ng papers, and then nag-demo kami, then ira-rank kami, based doon sa... Tapos may waiting week or something. Oo, sa waiting score na ngayon, di ba? Yup! Ang tagal ko nang naghihintay! May hinihintay ka. Kasi na ikaw naman maghintay? Kasi na ikaw naman maghintay? Ayun! Pero dito, okay! Minimum na ngayon na sa 2 years. Yeah, 2 years. Meron naman 2 years. Pero 2 years, yun nga. Kapag nag-resize sila, yun, syempre, merong iba na mag-breach of contract habang pahara. Bagay kasi, parang for me kasi, to think na natapos mo naging yung degree mo and all, parang, mas gugustuhin mo na direct, mas gugustuhin ko for other people na diretsuhin na nila. So true. Eh kasi naman sila naman kasi ang punto nila is hindi kasi they're being practical daw. Oo, oh, hindi at saka minsan hindi mo maalis kasi sa tao yun kasi minsan natapos nila yung hindi nila gustong course. Ah, yes. 'Di ba? So para sa gagahanap sila ng go for the job na mas magiging feeling mo okay ka, mas comfortable ka kesa naman i-pursue mo yung job na hindi mo naman talaga gusto. So, na natapos mo lang, di ba? Okay. Kaya ikaw, di ba? Ikaw naman. Ako? Yung hirap ng pag-apply. So yun guys, sa mga nagtitake ng EDOC dyan or... Oo, yun yung advice. Gumagraduate lang siya. Yes. Ikaw na sis. Ako, mga, for tourism. Ay, hindi, gusto ko. Hindi, wait lang. Before you, ano, you tell your story about tourism. Gusto kong malaman bakit ka nag-tourism muna. Ano mo, di ba kasi before, you took a different course. Actually, nag-BA ako kasi... Para rin ano, may background ang viewers mo sa'yo. So guys, na... So one day, dati diba uso pa yung DM?
Yeah. So lagi kami nag-a-attend ng DMs dati. Sino kasama mo? Destiny Maker. Ang lagi kami nag-a-attend dati ng church. Sa Friday night service 'yon. Parang for youth. Tapos isang araw, isang gabi, sabi lang nung anak ng bishop namin, si Kuya Josh. Sabi niya, alam nyo, parang sinaya niya kasi yung experience niya na 7 years daw yata siya. Basta ilang years siya nag-nursing, pero hindi niya matapos-tapos. Kasi yun yung gusto ng parents niya para sa kanya. Hindi niya gusto para sa sarili niya. I think I remember that. Diba? Tapos yun nga, parang sabi niya ganyan. So for kids daw, na especially yung mga hindi pa nga nagka-college, parang think it through kung gusto mo talaga yung isang bagay bago mo siya parang pasukin. Oo, bago mo siya i-pursue. Kasi kahit na matapos mo yun, magkatrabaho ka sa field na yun. Mo dino? Hindi ka ba mahilig sa spicy? Ito ko kaya sa mata mo yan. So, no! So, yan. Ayayos niya. Cancel. Sarat. So yan, sabi niya ganyan nga, parang kahit na makakagraduate ka doon, may maganda kang trabaho, mataas na posisyon, if it's not what you wanted in the first place, you will never be happy. Pwede mayaman ka, pero hindi ka masaya. True. Ganun. So yung parang na-realize ko that time, first sem pa lang yun guys, pinatapos pa ng nanay ko yung second sem, see? So yun, sinabi ko sa kanya na parang hindi ko naman kasi talaga gusto ng marketing. Eh. Nag-marketing lang ako for the sake na gusto niyang gumraduate ako sa isang university. Kasi iba din yung advantage niya. And hindi niya consider that time ang PWU. Kasi nalang nakakalakas. Ano Pilipino lang. Tapos meron akong naging friend sa Japan. Sa Japan. Friend sa Japan. Kuya ko na parang bakit at ano itong problema ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na ayaw kasi akong ipag-take ng tourism ni mama, ayun naman talaga yung gusto ko. Sa akin kasi kung hindi ako magiging lawyer dati, sabi ko gusto ko maging teacher, pero kinontra yun ni mama kasi ayaw niya akong mag-aral sa PIRIT. Bakit kapag-teacher? Nakapag-exam ako sa PIRIT eh. Tapos nang edo, pumasa ako, mag-enroll na lang ako, yun na lang yung kulang. Tapos bigla sabi niya, huwag ka nang mag-ano. Kaya ako nag-marketing, kasi ayaw niya ako mag-edo. So sige, sabi ko, try ko. Eh, hindi ko naman dahil. Yung nanay ko lang talaga yun. Kasi nga daw, hindi siya university. Tapos sabi, ang reason niya sa akin dati, gumraduate siya ng TSU, gumraduate yung ate ko ng TSU, gumraduate yung kuya ko ng TSU. Dapat daw ako din. TSU. So, parang, siyempre pag bata ka pa, di ba yung parang, natatakot ka kasi sumuway. Lalo na hindi mo alam saan muna yung paglalagyan mo. Oo. Tapos yun, nung kinausap nila kuya ko si mama na parang, hindi naman ikaw yung mag-aaral eh, bakit ayaw mo siyang payagan? Good. Ikaw lang naman yung magpapaaral. Pero siya yung pumapasok, siya yung natututo, hindi naman, yung parang sa kanya naman mapupunta yung les. Tapos yun, pumayag na siya. Tapos, siyempre nagpa-rest back din ako sa tatay ko, no? Actually, tumatawa siya kasi ang reason ko dati sa kanya. Kasi wala akong masabing maayos na reason. Tapos ang sinabi ko, gusto ko kasi malibot yung maraming countries. Gusto ko makapunta sa 34 na countries. May listahan ako. Ayan. Ay, oo. Nung high school yung na sinabi ko. Yung notebook mo. Oo. Tapos sinatawa na niya ako kasi akala niya nag-joke. Well, guess what, Daddy? I'm a graduate. Unemployed nga lang. So, ano yun. Paano tapos? Paano pala nakaka-enter sa pag-i-DSA? Wait, yun na, ayan na nga. Ito na nga, late ka na nga din. Ayan na! Ito na po, pakinggan. So, yung hirap ng pag-a-apply ng trabaho dito sa Pilipinas as an MA. Kasi ang tinitignan nila dito, kailangan makinis ka, matangkad ka, maputi ka, wala kang peklat, lahat. Di ba yun yung ano? Tinitignan nila dito. Paano yung explanation mo yung ano? Yung mga requirements? Kailangan maganda, maputi. Oo, sabi niya, di ba, depende sa airline. Alam daw niya, depende sa hairline. Sa hairline.
maglabas kasi mataas. Naluluha ko. Kaya sabi talaga, tinigay ko talaga, di ba tawa? Pinigilan ko eh. Sabi, ano ko depende sa hairline? Sabi, binulong ko. Ano yung dapat, yung papasok, anong hairline mo? Promise last time. Pakinggan mo kasi. Maghiwalay nga tayo dun ka. Oh. Actually, meron naman talaga mang ilan-ilan na airline na pipiliin ka nila para sa wit, sa skills. Ayoko na siya. Bakit? Anong bearing nung parang ano? Parang magmukhang pleasing lang din. Parang... Meron namang mga hindi mo pag nakakita ka ng mukhang taong grasa dyan, pleasing ba sa mata mo? Hindi, sis, syempre yung naman common sense natin, Chai. hindi naman talaga pwede mukhang taong grasa. Pero hindi yung legit na parang diyosa-diyosaan yung nagiging basis nila. Meron mga ganun. Swerte mo kung mag-apply ka sa ganun. At saka actually nasa ano nila, nasa panel na nag-interview sa'yo. Kasi minsan masasaktuhan mo talaga yung panel na kahit ang ganda-ganda mo na hindi ka pa rin niya gusto. Meron na meron iba talaga. Meron, oo. Minsan nasa pagsagot mo rin talaga. Kaya lang, ewan ko lang talaga dito. Parang, yun kasi yung basis ko na yun, for ano siya, for... Ganun lang naman, yun yung mahirap dito na pag-aaral. Okay, so, ito na moment mo, mukhang kanina ka pa nabibitinan. Kwento mo yung struggle mo sa pag-work. O yung malalang struggle mo dyan, sis. Sa pangalan mo pa lang. Okay, mayin. Ito rin mo nila. So, wait, wala ka naman vlog, dito mo na i-share. Hindi ko nga inaano yung kabuhayan ko. Huwag kabuhayan ko. Dali. So ngayon, anong tatanong yun? Bakit ganun yung naging course mo? Huwag naman to. Kanina nga pa lang doon. Hindi, malay nung may specific kayo. Yun nga, ito na ka tinatanong ko. Ito kasi, kontrabida. Lahat ko yan. Bakit ano, paano ka napunta sa ganyang course before? One day, nakita namin, di ba, graduation na high school. Yun, alam niyo naman ako, wala akong pangarap sa buhay. Parang gano'n, yung mga nakikita niyo sa akin na basically gano'n, di ba? Tapos yun, nakita namin yung lolo namin dyan, somewhere sa F-Tan. Tapos, ang tagal na namin hindi nakita, nung time lang na yun, sabi niya, oh, kumusta na kayo yung mga anak? Anong sinasabi niyo dyan? Nakaka-interrupt na mo na talaga, no? Sige, tapusin muna natin. Ano yun? Now you know? Ay, hindi siguro ako nag-teacher talaga. Ay, di ako nga pala nag-education tayo. Pero yun mo yun, talagang magkakaibigan tayo! Yeah! Uy, Ayun guys, nag-educ din ako before ako nag-fly to Japan. Okay, mamaya ka. So, ayun. Nakapag-exam na rin ako ng mga examination, tech examination para gano'n sa EQ. Tapos, i-enroll na lang ako niya, sabi nung teacher. Close na po yung ano, so... Ay, ba't nag-jump yung kwento ko? Tapos yun, basta si lolo ko yung anak niya, social worker na siya sa labas. Tapos ngayon, this time. Tapos, ano yan? Mali mo. Share mo naman. Wait lang, ayos yung low power mode. Sige yan. Hoy. Nakagita ba? Paano ka muna, di ba, before you took, ay, sorry. You took ano, B.Ed? Yeah. Elementary. O, yun. Tapos, ayun, first choice talaga na school ko yung ecumenical kasi yun lang open dito sa Tarlac tsaka USSD. For? B-ed. For social work. Hindi nga, di ba? Tapos na nga, hindi na. Bakit nga ayaw mo umayaw ka mag-B.Ed nun? Ah, dali nga, ito nga yung kwento. Ikaw na! Tapos yun nga, for social work kasi talaga dapat ako in the first place pa lang. Hmm. Tapos, edi ayaw ni mama ko nag-close daw yung social work sa EQ. Mm-hmm. So, pinupush ako na mag-sped teacher na lang doon sa EQ din. Ayaw ni mami ko. Tapos, nung day din ngayon, pero ganito oras. Pero saludo po sa mga sped teachers. Yeah. True. Diba, ganyan patience nila. Sino yung mga literal na sabatan? Tapos yun. That day, tapos mga ganito oras, pumunta na kami sa Holy Spirit agad, nagpa-schedule na siya ng appointment for exam. Kinabukasan, nag-exam ako, pumasa ako. So yun, tinapos ko yung first year, first time ko sa Holy Spirit.
B.Ed. Tapos noon, after that sem, second sem ng first year, lumipat na ako talaga ng bonggang-bongga. Mm. Kasi yun talaga yung choice para sa akin, social work. Yeah. So, kumbaga, napa-B.Ed ka lang kasi wala ka ng options. Oo, kasi tumambay ako ng first, ng half a year. Diba na, ano naman, na-credits naman yung subjects mo? Mm. Tang ina sis. Alam, bilis! Oh, guys, tapos na ako. Tapos ayun, wala pa akong work, tapos madami na pagdadaan. So ayun, kailan ko lang din nakuha yung finality ng aking case, based on Republic Act. Bakit nga kasi, ba't kasi anong problem sa birth certificate mo? So yun, madaming mali, madaming kamalian, may story, pero sa susunod na lang na vlog. Wow! Akala ko vlog! Sa akin pala! Pinaka-release! Tapos ayun. Life story mo pala niya. Oo, tapos ayun nga, hanggang sa nakuha ngayong year na to yung birth certificate ko. Ngayon pa lang talaga ako niyan nagpupursige na gawin lahat ng kailangang gawin. Mga IDs ko dyan, shout out! Shout out sa mga government chuchu bells dyan! Abangan niyo ako. Di actually, nandiyan ako inaabangan sa PSWD. Oh, di ba nakapag-work naman na ako before? Tapos yun. Oo. Sana siya yun. Char. Sana nanonood siya. So yun. Wala ko na ba? Wala naman kasi masyadong ganap yun. Ako. May plans ka ba na bumalik ulit na mag-school? None. Hindi, bago muna siya pumunta ng ano. Yun na, gumagraduate kami ng high school. Pero unang gusto ko talagang course is poli sci. Ang ganda din yun. Mm-hmm. Pero kasi naging choosy ako sa school. Ang gusto ko lang na pag-enrollan ng poli sci before is lasal. So, promise. Di ba wala nakakaalam? Oo, may problem na lang. Oo. Revelation. Oo, kasi wala, ang dami ko lang kasi naging friends na nag-aral sa Lasal tsaka yung mga tita ko na alam yung mga parang may relatives sila na nag-Lasal din na nagsabi rin sa akin na maganda yung polsize sa Lasal, sabi nila. Tapos, syempre in-open up ko sa mom ko yun. Since wala na yung pudra ko, yung true to life fatherhood. True to life. That's na kasi siya. So, yeah, ang tanging nagsusupport lang sa akin sa education ko is yung stepdad ko tsaka nanay ko, pero mostly yung stepdad ko. So, shout out kay stepdad. Tapos, ayun na nga. So, sinabi nila, dinagetsyo na nila sa akin na hindi nila ako carry pag-aralin sa Lasal. So, okay, sige. Sabi ko, yung naging second option ko is yung education. Gusto ng mom ko is mag-marketing ako or accountancy. Hindi ko nakalimutan kung why, pero yun yung gusto niya para sa akin, pero ayoko. Gusto, sabi ko kasi nung gusto ko nung nakahiwalay ako, ganyan, gusto ko malayo ako. Little did I know, hindi pala ako mag-e-enjoy. Ang pangit talaga ni Lucinda Campus na yun. Buntok tayo kasi. Sa kabihas na, eh. Lalo na nung panahon na yun talaga kasi puro puno lang ang kasama. Tsaka ang daming struggle kasi may classes ako nung tanda ako hanggang 5. Mm-hmm. Punuan na sis, tapos pag umuulan pa, ang hirap pa sumakay lalo. Hindi naman bumaba. Putik pa. Ayaw putik. Mm-hmm. Oo. Maarte na kung maarte, pero talaga ang hirap. Kaya saludo ko sa mga... Saludo sa mga nakatapos sa Lucinda. Nakaapat na taon yun. Hi! Yeah. Oo. Ano yun? Hindi, tsaka kasi... Ano, kumbaga, sige sabihin natin, nagreklamo ako about sa mga little things na gano'n. Hindi naman yun yung actual reason kung bakit hindi ko rin siya tinapos. Kumbaga kasi talaga, okay naman yung grades ko before, parang... Sakto lang, hindi bumabagsak, hanggang sa bumagsak na. Kasi talagang nawalan na ako ng gana. As in, hindi na, parang hindi ko gusto itong ginagawa ko, sabi ko. Hindi ka masaya sa course mo, sabi niya ganyan. Lumipat ka kung gusto mo, sabi niya. Mas okay kung nandun ka sa gusto mong course, sabi niya. Tapos, hanggang sa yun, sinabi ko sa nanay ko, syempre nagalit ang mood, syempre binagsak ko yung subjects ko. Hanggang sa... Naririnig po yung palak ni Tita Shaila doon. Ay! Oo, hanggang sa sinabi niya na sa akin na kunin niya na lang ako ganyan, dali niya daw ako sa Japan. Nung una ayoko pa, ayoko talaga kasi
Siyempre, 17 years ka nakataga dito ng tuloy-tuloy, gamay na gamay mo na yung Pilipinas. Hindi naman yung buong, tsaka, hindi naman buong Pilipinas. Tanglak. Oo, yung tanglak. Hindi mo yung Santo Cristo. Oo, parang... Asensya na. Ayun, yung gamay na gamay mo na yung mga tao sa paligid. Ang tagal mo na pala doon? Oo, umalis ako 2016. Oo, imagine. Diba, time flies. Tapos yun na nga, siyempre, umabot sa punto umiyak yung nanay ko sa akin kasi dinirecho ko siya. Ayoko dyan, hindi naman sa ayoko kayong makasama, pero ayoko iwanan kung buhay ko dito, sabi ko ganyan. Oo. Pero, sina, inutakan ako ng nanay ko kung nanonood yung nanay ko. Oh, shout out dito, Hyla. Basta kumare. Sabi niya ganyan, sige, try na natin, daling kita dito. Pag di mo nagustuhan, iuwi kita. Eh, siyempre, tanga ako. Hindi ka siyempre, tanga ako. Hindi ko nag-realize na binilig ticket sis one way. Oh my gosh. Oo. Hanggang sa, ano, edi yun na. Pumayag ako sa sinabi niya noong una. Tapos nag-apply kami ng visa. Na-deny pa ako. Bakit? Doon kasi ako nag-apply. Kasi doon din nag-apply si ate ko before. Tapos mali sila nang kinuha ang papel. Bali yung important stuff na punta sa akin, na balik sa akin. Eh hindi ko kinama alam yung kasi nga wala nga sa loob ko pumunta. So hindi ako nagpo-focus doon, nutusan lang ako. Tapos edi na-deny. Siyempre, masaya-saya ko. Sabi, shit, yes! Pinas pa rin tayo, be! Ganun! Tapos ang nanay, may backup plan pala. Tapos ayun na nga, lumabas yung visa ko. Ano, ay nakakatuwa pa yung kwento niya. Papunta kasi ako sa mga relatives ko sa Laguna. Hindi dadaanan ng Muntinlupa, ganyan. Sa Muntinlupa ako, paliguna pa Laguna na. Nag-chat yung ano, nag-text sa akin yung agency na lumabas na yung visa ko. I-screenshot ko sa Mudra. Sinend ko, bumaba ka ng bus, sabi sa akin. Oh my God! Oh, kasi bumaba ako sa highway doon, lumecho ako ng Pasay. Sabi ko, yung ako sabi ng ganyan. Ginawa, ang nangyari, bumaba ako Laguna sa bahay ng tita ko. Nagbabala ako literal ng gamit. As in, bumara ba? Oo, tita. Sabi ko, baba ako lang sandali to. Balik ako ng Pasay, balik talaga ako ng Laguna. Ganyan. Tapos, hindi ka nakakapagod dito, Shaila. Oo. Tapos ayun na guys, so Japayuki na yung friend nila. Charot! Oh, at first, agabi sorry, sobrang haba. At first talaga, I hated Japan as in sobra. I hated how different the people were. Tapos, oh, tapos lalo na yung language barrier, sobrang kinamumuyan ko. As in, iniiyakan ko siya. No? Kasi, ang tanga-tanga ng tingin ko sa sarili ko kasi iba yung letter sa paligid mo, iba yung maririnig mo, ganyan. Di mo alam kung tinatarantado ka na ba, ganyan. May class ka pa nga nalang, di ba? Yes, I attended classes pa noon, pero hindi ka na ako nag-enjoy. Tapos, ewan ko, umabot sa punto noon na sinabi ko sa sarili ko na gusto ko nang matuto, gusto ko nang yakapin yung life ko doon, ganyan. Kasi sabi ko, parang nag-a-accept na lang din ako ng oras ko kung pabanjing-banjing lang ako, tapos di ako natututo. Hanggang sa ayun na, neon ko siya, bagimasyo! Ayun, I can speak Japanese na tapos. May gusto ko itang pakirin nung nag-Japon. Tapos, ayun guys, na ano, nagkaroon ng tiwala sa akin yung mga Japanese sa work, so yun, nagsipag na ako sa life. Adulting 101. Oh yes! Yun guys, so talagang accept lang yung situation mo kung talagang wala ka na magagawa situation mo. Tama. So true. Ang gagaling niyo, hindi kayo nagsikain. Ano ba nag-upo-upo ko? Nakunyari, nadala. Parang ba? Hindi, pero totoo yun, no? Kasi kahit kung mahirap talaga yung sitwasyon, wala ka naman choice eh. Kailangan pagporsigihan mo lang. Ito. Kanina ka pang lagay ng lagay sa akin. Huwag mong lukuhin dyan. Ako din, no? 1/4 lang ito natanggal ko. Sama kang bagyuhan? Bakit? Ayaw nga. Nasa Baguio guys, para magbabago kami. Ay, kailan? This weekend. Probably Friday. Pag di pwede saan, hindi ako pwede. Hala, kung... mababa ko lang. Ends, hindi ako pwede. Gusto mo tingin ang kitang kutsara sa sinabi mo? Hindi! Walang Sunday! Sige na, one month. Friday, Saturday nga. Oo nga. Saan? Sa Pangasinan? Kahit Monday lang! Ano, punta tayo ng 7, tapos uwi ka ng hapon. Sige na ka! Dali mo na yung reviewer mo. Bakit kung hindi pwede siya, na hindi ka pwede? Damay-damay na! Bakit tinakwil mo na kami bilang kaibigan? Siya na lang ang passes mo sa magulang. Ah! Ano ba? Labas ako dyan, labas ako dyan. Ang kasasama ka, di ba? Sinabi mo na naman. Sino ba yung mga kasama magbibigay? Ang alam ko lang, yes. Ang alam ko lang na sure, si Zedar,
Oo, ikaw talaga. Si Zeta. Nagpapasama po ito magpapakupo. Sino si Kel? Pwede yung naman gabi. Saan ka magpapagupin? Matuloy siya sa akin, alam ko yung oras mo eh. Saan ka magpapagupin? Yes, biglang yung laki mata eh. Parang may nakakaroon na ako yung magsasabi, balikan ko kayo, puntan ko kayo sa SM. Hoy, hindi! Uy, binalikan ko kayo nun, umuwi ako. Sinundo nga lang ako, pero bumalik ako. Remember that sinong night. Sinong sundo sir? Si Justin. Oy. Si Barcy, tsaka si Lady. Remember. Ay! Remember! Bitch, ano eh. Yun yung time na ano, na kachat ka pero hindi ko inuwian. Ay! Kachat ka everyday pero hindi ko inuwian. Sino? Ang gasa pagdating dito sa Tarlac City. Pero hindi pala siya inuwian. Ganun ka intense, guys. Birthday ni daddy niya, magka-video ko, di ba, Hannah? Paano? Birthday ni daddy niya. Nagigigil ako eh, alam mo yun? Tapos nung mo, ay, hindi ba? Nagigigil ako. Tapos, edi, ganyan nag-event out sa nasa. Ay, oh my God! Yung iso naubos, guys. Hindi nila naubos ako. Parating pa. Huwag niyo akong maubusin ang parating. So, yun, guys. Cellphone ka na lang. Wait lang, sis. Hit the wall mo lang. What's up, mga marupok-pok? Bago yan. Para sa ating mga marupok-pok dyan. Na nakaubos ako, guys. Sinasabi ko sa inyo, kahit kayo yung kausap araw-araw. Ako lang yung nakagawa ng hindi kayo bakla. Yung uuwian. Oh! Hindi kayo yung uuwian sa pagdating ng araw. Code mo dito sa baba. Kaya mo ba? Kaya mo na ba gawin? Yeah! Yes. Naka-premium lahat ng editor. Ito ba? Investment talaga. Oo, pinaghandaan. So, ayan. Ganun sila ka-important. Ayun, guys. So, ano, check the label. Yung talaga yun. Tama. Yun lang naman talaga yun. It all goes down. Kasi kahit gano'ng kanya ka-importante iparamdam sa iyo yun. Yeah. If it's not you, it's not you. Check everyday kayo. Wala yun. Taong-taon na naman siya. Kabagin ka dyan. Thank you so much for watching. Yes. Sana guys may ano, may mga natutunan kayo sa mga unang part ng mga pinagsasabi. So guys, itong friend namin, ilang weeks lang siya dito, 2 weeks lang. Two weeks, if may challenges kayo para sa kanya. Oh. Ah, yeah. Suggestions, comment kayo please. Wait, are you gonna vlog sa Baguio? Yeah. Pwede naman. Oh. So, kung meron kami viewers na mga magpokpok sa Baguio, I see you. Wow, yes naman! Yeah. Yun guys, magbo-vlog kami sa Baguio. So, yeah. See like you guys. Like kayo sa video. Comment, subscribe sa share. My channel. Share. Share the love. Yeah. Puro ano lang tayo. Wait, spread Christmas the love. Yes. Spread the love, no hate. But I hate you. Grabe yung atake, mama. So yun, thank you so much, mga marupok-pok. Goodbye! Goodbye!